Hello, Aquarius. I hope you're doing well. So this is your weekly reading for February 5th to 11th. And this is for all Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. And please keep in mind for that this is a general reading. This is not a one-on-one reading, so this will not resonate with everyone. Just take what resonates po and leave what doesn't for someone else. Pinabayuhan ko din po kayo na panoorin ninyo ang inyong Moon Rising and Venus signs for more guidance. At maraming salamat din po sa inyong mga comments at sa inyong pag-subscribe sa ating channel. Thank you for your support. Kung bago naman po kayo dito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga readings. Thank you. And while lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa inyong lahat, Aquarius. So, yung paunang mensahe po ninyo is number 24. We have adjacent possibilities. So, Aquarius, this is a wake-up call for you, no? Na tignan nyo naman yung inyong paligid. Tignan ninyo ang inyong harapan, likuran, no? Left and right. Because there are possibilities around you na kumakatok sa buhay mo, Aquarius, na hindi mo napapansin. Maaring dead man mo to or maaring hindi mo talaga to nalalaman. Hindi mo na napipick up na meron palang mga opportunities around you, no? So, tingnan natin kung ano pa yung mensahe mo. We have number 31, door to value. Napaka-bonggang energy. Napaka-mataginting na financial abundance ang parating sa inyo dito, Aquarius. No, maari, Aquarius, na yung mga adjacent possibilities na to na hindi mo napapansin, ay maaaring yun ang mga posibilidad na maghahatid pala sa'yo dito sa financial abundance. Yun pala ang mga posibilidad, mga opportunities na magdadala sa'yo ng sandamukal na kaperahan sa buhay mo. Diba? Kaya might as well, no? Pansinin mo. Tingin-tingin ka, Aquarius, sa iyong paligid, no? Makinig ka sa mga kwento ng ibang tao dyan. Kasi maaaring yun pala sa paraan na ganun mo pala malalaman na mayroong mga opportunities dyan, no? Sa paligid mo, instead of focusing on just one direction. So, look around, no? At dahil maaaring nandyan ang posibilidad para dito sa door to value. Because this is wealth. This is malaking kaperahan. This is amount of money na makakapag-allow sa'yo na mag-build ka ng iyong solid and unshakable foundation in terms of your kaperahan. Malaking pera to. This is big deal, I feel, Aquarius. Napakalaking opportunity to, financial opportunity for you na maaring dumating sa iyo. Maari din na windfall ito, Aquarius. Maaring windfall, mayroon din ako napipick up dito. So, that could be a win, no? At meron din tayong energy ng hostilities. So, maaring you are such a very successful person na, Aquarius. Kaya maraming naiinggit sa iyo. So, ayan, mag-ingat ka lang dyan sa mga low vibration people na yan na nasa paligid mo, no? Huwag kang masyadong nagtitiwala sa mga tao. Huwag kang masyadong nagkikwento about yourself, about your plans, about your dreams, about your, you know, yung mga bagay-bagay sa buhay mo. Huwag kang masyadong nag-share sa mga tao na alam mo namang hindi mo mapagkakatiwalaan or maaring hindi mo pa masyadong kilala, kaya huwag kang masyadong magtitiwala, diba? So, yun ang reminder sa'yo ng energy na yan. So, oh my God, Aquarius, napakaganda ng mga messages mo. Tignan mo, we have the 9 of Cups. And this is wish fulfillment. This is happiness. This is success din. So, maaring yung wish mo is magkaroon ka ng panalo, magkaroon ka ng maraming pera, maaring ang wish mo ay umaman. ito na yung wish mo na maaring dumating sa buhay mo, Aquarius. So, there is a wish coming to fruition sa buhay mo dito, Aquarius. So, oh my God, napakagandang pasabog ito. So, we have the World. And this is also about achievement. This is about success, no? Material success. This is about endings then, no? Because nag-end na or mag-end na yung mga ibang parte ng buhay ninyo. It's because it has come to its full circle. Natapos na, na-complete na, na-achieve mo na, na-accomplish mo na. Kaya mag-end na sila. And with that, you are stepping into a new chapter sa buhay mo.
you are going to start fresh sa buhay mo, no? In some areas, meron ka ng bagong phase ng buhay mo na lalakaran ngayon. Kaya ganun ang mga ganap sa buhay mo. There is going to be a new beginning dito in different areas ng buhay mo. So, maari talaga then na yung mga possibilities na to is going to be other possibilities na maaaring magdala sa iyo ng kaperahan, financial abundance, financial opportunity, panalo, or maaari din na yung mga bagay na to, yung mga posibilidad na to, ito yung new chapter na sisimulan mo sa buhay mo. So, look around. Importante talaga, Aquarius, to look around kasi maaring yung mga opportunities na yan na nasa tabi mo na hindi mo napapansin is yun pala yung kailangan mo. Yun pala yung para sa'yo. Okay? Because this is also about travel. This is also about new job, new career, no? Maaring bagong negosyo yan. It could be also new relationship, Aquarius, for some of you. Maaring nagwi-wish ang iba sa inyo na mag-asawa na kayo, na may mag-propose na sa inyo, and that is coming to fruition, no? With the wish fulfillment energy dito, and with this new beginning energy, nako, maaring maganap talaga yan sa buhay ninyo, Aquarius. So, madaming posibilidad dito sa the world energy, no? Madaming posibilidad ang maaring dumating sa buhay ninyo. This is a beautiful change na magaganap. This is a positive, beautiful change na maaring mangyari sa buhay ninyo, Aquarius. Sir, final message, King of Wands. Ayan, napakaganda. Because si King of Wands, no? Ano to? Very, very determined, very passionate, very decisive, napaka taas ng kanyang energy level, napaka taas ng kanyang drive, gagawin niya ang lahat para makamit niya ang gusto niyang makamit. Napaka goal oriented nito ni King of Wands, kaya I really feel na hindi talaga malayong magtagumpay ka dito, Aquarius, dito sa mga bagong chapter ng buhay mo na tatahakin. Talagang you are going to be driven. Kasi kung napagtagampayan mo na nga ang ibang bagay, no, in the past, eh lalo pa ngayon na mas madami ka ng natutunan, mas may marami ka ng wisdom, di ba? Mas madami ka ng experiences sa buhay. Kaya siguradong-sigurado ka na kung ano man yung papasukin mong endeavor ngayon, ay talagang pagtatagumpayan mo din yan. So, good luck to that, Aquarius. Napakaganda. So, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading na ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.